Kaya na bang makipagsabayan ng Pilipinas sa malawakang labanan? Kaya na ba ng ating mga sundalo sa himpapawid ng makipagbakbakan? Ating pag-usapan kung ano na ang inabot ng modernization ng Philippine Air Force at kung ano ang mga attack aircraft mayroon ng Pilipinas. Pero bago magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Magandang araw mga kalakbay! Naging usap-usapan kung gaano nakalayo ang inabot ng modernization ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang ating Air Force ay mayroong tatlong klase ng combat aircraft. Ito ay ang Embraer EMB-314 Super Tucano o A-29B, North American Rockwell OV-10 Bronco at ang KAI FA-50 Golden Eagle o FA-50PH. Unahin natin ang A-29B o Super Tucano mula sa bansang Brazil. Ito ay in-order ng Pilipinas noong December 2017 na dapat inaasahan na darating na sa bansa ngayong Abril. Subalit dahil sa COVID-19 crisis ay napostpone ito mga kalakbay. Ano mayroon ng Super Tucano kaya ito ay napili ng Philippine Air Force? Itong eroplano na ito mga kalakbay ay isang attack at coin fighter aircraft. Ano ba ang isang coin aircraft? Tinawag itong coin kasi ito ay counter-insurgency aircraft. Isa itong light attack aircraft na ginawa para sa mga counter-insurgency mission. Ang eroplano ding ito mga kalakbay ay magiging escort ng ground force at ground support sa mga operasyon ng ating mga sundalo mapaaraw man o gabi. Dahil nilagyan ito ng night vision goggles at mayroong sapphire thermal imaging system na tutulong sa mga piloto nito sa night surveillance at attack mission. Maaari din itong magamit para sa mga casualty evacuation ng mga sugatang sundalo. Isa rin itong attack aircraft dahil maaari nitong madala ang mga general purpose bombs and guided air-to-air missiles kagaya ng MAA-1 Piranha Short Range Infrared Guided Air-to-Air Missiles and Air-to-Ground Missiles. Ngunit magagamit lamang ito sa mga soft targets kagaya ng mga kampo ng kalaban na walang air defense capabilities. Ang eroplano na ito ay kayang magdala ng 1,500 kilos na mga bomba at bala bukod sa naka-install na mga armas. Ang dalawang pakpak naman ng Super Tucano ay lalagyan ng 12.7mm machine guns with a rate of fire of 1,100 rounds in a minute. So mga kalakbay, kung terorista lang ang kalaban ng ating sandatahang lakas ay tiyak, wasak na wasak at ubos na ubos. Ang Philippine Air Force ay nag-order ng Super Tucano, ngunit hindi sana ito malalagyan ng machine guns dahil sa isyu ng export ban ng mga armas ng Belgium laban sa Pilipinas. Kaya't ang paraan na naisip ng manufacturer nito ay ihatid na magkahiwalay ang eroplano at ang mga machine guns. Ang susunod naman ay ang OV-10M na bigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Matapos ito magretiro sa serbisyo nito sa USA Air Force. Isa itong assistant package para sa allied country kagaya ng Pilipinas. Ito ay idinisenyo bilang isang ground attack aircraft. Marami na itong naging misyon sa Iraq nang labanan ng Estados Unidos ang mga teroristang mga grupo. Ang OV-10M ay kabilang sa mga eroplanong ginamit ng Pilipinas sa giyera laban sa Maoti Group sa Marawi Siege. Kasama ito
ang SF-260 at ang FA-50PH sa pamumumba sa mga kampo ng kalaban. Ang eroplanong ito ay kagaya ng Super Tucano na isang fighter aircraft na tutulong sa ground operation ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga urban wars. Ngunit mga kalakbay, ang paggamit ng eroplanong ito ay ipinatigil ng Philippine Air Force dahil sa pag-crash ng isang OV-10M habang ito ay lumalanding sa Sangley Point Airport sa Cavite. Wala namang nasawi sa nangyari, ngunit kailangang ipatigil muna ang paggamit sa mga eroplanong ito. Ayon sa ibang impormasyon na nakalap ko mga kalakbay, ay kasalukuyang ina-upgrade ng Philippine Air Force ang OV-10 upang lagyan ng 4-bladed propellers. Ang huli naman mga kalakbay ay ang FA-50PH. Ito ay nagawan ko na ng video, kaya kung gusto nyong malaman kung ano ang features nito, ay pindutin mo lang dahil inilagay ko na sa end screen ng video o di kaya itignan sa description below. Mga kalakbay, ano sa tingin nyo? Just comment below and share your thoughts kung satisfied ka na sa improvement ng ating Philippine Air Force. Opinyon ko lamang ito mga kalakbay. Huwag niyo sanang mamasamain. Sa tingin ko, hindi pa gaanong malakas ang Philippine Air Force kumpara sa ibang bansa. Malakas man ang mga eroplano na ito, ngunit mayroon lang kakaunti ang ating bansa. Subalit ganun pa man, asahan ng mga bagong eroplano, alinsunod sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Hanggang dito na lang, ito ang Lakbay Karunungan na nag-iiwan ng mensaheng matuto sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan upang mapalawak ang karunungan. Maraming maraming salamat po.